ang usap-usapan daw parang nakaubos na daw yung budget ng TLC sa kay KLTC. Ay, kay Yawi. Yan, hindi nila mabuy out. Out ni Kairi, guys, nasa 25M, tol. Tapos ang sabi-sabi, tol, yung buy out daw kay Yawi, umabot daw ng 3M. Dalawang pambato ng Malaysia ang nakipaglaglagan ngayong araw, kabatang, na kung saan ito na yung pinaka magsisilbing huling buhay ng mga koponan nila sa M6. Sino nga kayang ang dalawang koponan na tuloy ang magpapaalam sa kanilang pangarap na M6? Yan ang ating aalamin sa kwento natin ngayong araw. Dito na rin natin pag-usapan yung patungkol sa tila sinabi nitong si Zapnu sa kanyang live na tila kinapos na sa budget at hindi na kinayang maglabas ng pera na mula sa kanilang bulsa ang TNC Pro Team nang dahil na rin malamang sa taas ng buyout nila kay Yawi. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo, hata ko na. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan. Tara! Unang-una, dumako muna tayo sa usapang Zapnu na kung saan sinabi niya dito na pagdating sa TNC Pro Team, buong akala talaga nila ay kayang gastusan ng TNC na gumawa ng All-Star Team. At ito rin yung mga nasabi ni Bentings, kung inyong matatandaan, na kayang-kaya daw magluwal ng malaking halaga ng TNC para lang makabuo ng pangmalakasang lineup na kung saan ito na rin tuloy yung inaasahan ng marami. Sumapit ang off-season na maraming lumabas na balita at isa na dyan yung kesyo bibilhin ng TNC si Kairi sa koponan na Onyx Indo, na kung saan agad-agad ring lumabo ito matapos ngang lumabas yung balita na malabong makuha si Kairi nitong TNC Pro Team at alam na mananang lahat ang pinaka dahilan nito. Pero alam nyo ba na totoong sumubok talaga ang TNC na kunin sana itong si Kairi? Na ayon pa nga mismo kay Zapnu, nasa range ng 25 million ang presyong nakapatong sa ulo nito o nitong taong ito, at sobrang laki nun kabatang kung tutuusin. Hindi mo rin naman kasi masisisi ang koponan na Onyx Esports dahil hindi rin biro ang pinapasok na pera ni Kairi sa kanilang koponan. Plus, alam naman nating palong-palo rin talaga kung maglaro itong taong ito. Kumbaga, sa mapupuntahan niya naman kasing koponan ay mapupunan talaga nito ang jungle role na kayang bumuo ng all-star lineup na kayang magdala sa kahit na anong team sa hindi bababang top 3 na si Kairi ang isasama mo sa isang malakas na koponan. Pero dahil nga sa presyo nito lumabo, nakunan siya ng TNC. Pero pagkatapos ng ingay kay Kairi, abay sumunod naman dito itong si Carlito na isa rin siya sa niligawan ng TNC Pro Team. Pero malamang sa alamang, malaki rin ang bounty na nakapatong sa ulo nitong si Carl. Dahil alam naman natin na ang bigat rin o mabigat ang pangalan niya pagdating sa achievements, at hindi rin malalampasan ng kahit na sino man ngayong mga oras na ito. At kung ako ang tatanungin mo, malamang ang presyo ni Carl TC ay nasa 5 to 10 million. Na baka may magtaka dyan ha, bakit mas mahal si Kairi kay Carl TC? Abay malamang, kabatang, kasama kasi yung laki ng engagement na meron si Kairi, na papatong rin yan sa kanyang presyuhan. Kumbaga, sikat rin na matatawag si Carl TC at walang duda doon, kabatang. Pero grabe yung level pagdating kay Kairi na malaartista na kasi yung taong yon sa Indo. At isa pa, sobrang labo rin kasi napakawala ng management itong TLPH ang isang Carl TC. Dahil isa sila sa mga koponan na hindi mo basta-basta makukuha sa mabulaklak na mga salita para sa kanilang mga players. Pero kung iisipin mo ng mabuti yung Carl TC plus Yawi, sobrang ganda sana nun kabatang ano. Talagang marami lang ang humahadlang na sila ay magkitang muli sa iisang koponan. Pagkatapos kay Carl TC ay sumunod na umingay yung usapang Kyle TC naman para sa TNC Pro Team. Ngunit paano nga naman makukuha ito kung walang ilalabas na malaking halaga, dahil isa sa pinakamahal na jungler ng larong MLBB malamang ay itong taong ito.
At hindi naman na natin kailangan pang ipaliwanag kung bakit, pero yun na nga kabatang may presyo rin talaga itong si Kyle na malamang hindi rin yan bababa sa 5 million. Kaya napapaaray namang talaga itong TNC. Pero bakit nga ba nawalan agad ng pang buyout itong si TNC na ayon kay Zap, no? Ito di umano ay dahil sa presyo ni Yawi na nagkakahalaga ng mahigit 3 million. At grabe yun kabatang ha, 6 man binili sa halagang 3 million. Pero syempre kahit 6 man naman kasi itong si Yawi, alam nating mabigat ang pangalan niya at hindi pa rin naman kumukupas ang taong ito. Pero ang makakasagot niya ay ang S15 kung masasabi ng TNC na worth it ba ang ginastos nila sa taong ito. Ika pa nga ni Boss D sa isa sa kanyang mga vlog, huwag di umano na ma-pressure si Yawi na porke mataas yung buyout sa kanya, dapat maging maganda rin ang resulta ng kanilang run sa MPL Bagkos, laruin lang daw nito ang kaya niyang ibigay. Dito rin nilaw ni Zapno na posibleng hindi na talaga makakabuo ng all-star lineup itong TNC at magmimisto lang si Yawi na ang pinaka superstar nila, tapos sasamahan na lang ng ibang mga player na class B o yung mga player na kailangang antayin bago lumakas. Pero sa ngayon kahit hindi sabihin ni Yawi, may pressure yan para sa kanya malamang na syempre 3 million yun kabatang, matanggal niya man lang sana sa top 8 ang kuponan na ito, siguro sa ganong pagkakataon medyo mapapangiti ang owner ng TNC. Pero dumako na tayo sa usapang M6 na kung saan unang naglaban dito ay ang koponan na Team Vamos versus Team Spirit na kung saan ayon o ayon na nga katulad ng ating inaasahan ligwak ang Team Vamos laglag ang isang pambato ng Malaysia. Siyempre ang isa sa pinakapinuruhan ng marami ay itong si Nets na ayon. Ang bilis tuloy ng karma para sa kanya na sumobra kasi talaga noong huling laban nila sa BTK. Kaya ayan, wreck the taxi ang Vamos pauwi ng bootcamp. Dito mo talaga may isip na ang Malaysia ay matatawag namang talagang easy server. Tinutukoy rin ni Moba Zane na bukod taging ang SRG lang ang pinaka magmamatter o nagmamatter sa kanilang koponan, may 3 PH import pa na real talk namang talaga na matatawag yon sa side ni Moba Zane. Ang pagkakamali nga lang si Zane yung nagsabi nun, samantalang easy server lang din naman sila, pero kung halimbawa na isang team sa Pinas ang nagsabi nito, malamang tanggap ng marami yung ganong statement. Kumbaga ibinibagay kasi talaga kung sino yung nagsasalita eh. Pero totoo naman kasi talaga na kung ikukumpara sa ibang team ay easy na matatawag itong mga team sa Malaysia, hindi lang kasama yung SRG ha. Pero sa kabilang banda, nakalaban naman ng SRG ang NiP Flash na kung saan nakupo, malinis na 3-0 ang nakuha nila laban rito sa kuponan nina Hades at Courtesy, at hindi man lamang nakapalag ang ating mga idolo. Pero okay na rin yun kabatang dahil makikita nating maglalaglagan ng RRQ Hoshi versus SRG. Ibig sabihin nito, laglag talaga nga abuti ng RRQ sa SRG, pero malay mo, mawalan ka ng malay, diba? At manalong RRQ Hoshi, pero parang ang labo kasi talaga na isipin kabatang. Pero kung ako kay RRQ Hoshi, kapag natalo kami ng SRG, hindi mo na ako magbubukas ng Sokmed. Kung ako si Sutsujin ha, dahil aban ako, dili na lang tamagtok dahil sobrang daming I love you niyang matatanggap mula sa mga PH fans maging sa kanilang mga RRQ fans. Pero sa kabilang banda, yung Team Spirit naman versus Falcon Esports ang isa ring dapat nating abangan dahil itong dalawa yung maipapasok mo bilang mga dark horse na kuponan ngayong M6. Pero kabatang, duda ako sa Team Spirit kung tatalunin nila itong Falcon ha, dahil para sa akin mananalo rito ang Falcon. Nakitang kita naman natin kung paano pumalag sa team na Onyx PH. Pero ito, kasunduan natin kabatang, kapag, okay, kapag natalo ng RRQ Hoshi ang SRG, hindi na talaga ako magpipredict. Pangako yan, hindi na ako magbibitaw ng prediction.
Pero yung sa Team Spirit versus Falcon, ha, medyo 50-50 kasi ito, dahil posibleng pumalag ang Team Spirit. Doon lang tayo sa RRQ versus SRG. Okay? Gets mo na ba yon? Oo, ulitin ko. Ang pinag-uusapan lang natin ay hindi na magpipredict, ha? Baka meron namang may gusto dyan na hindi na mag-upload. Huwag naman po. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa usapang TNC Pro Team na tila kinapos na di umano sa budget. Ayon kay Zapno, maging sa dalawang kupunan na nagpaalam ngayon sa M6. Nagbabay rin si Nets. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Kwentuhan ulit tayo sa susunod, ha? Hanggang sa muli. Paalam!